go for some of you guys, no? Literal na merong financial help or financial assistance na dadating sa inyo. Hello mga ka-Pixie! Hello Sagittarius! Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating monthly taroscope mga ka-Pixie para ngayong September 2022. Again, ito ay para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie. So, hindi siya mag-resonate sa lahat. Merry Christmas mga ka-Pixie! Dahil bare months na mga ka-Pixie, Christmas season na. So, advance Merry Christmas sa inyo lahat. Sagittarius, kayo ay narepresent ng Queen of Wands sa ating spread. Mayroon tayong tatlong set ng cards dito, guys. Ito yung para sa kabuhayan nyo in general. Ito naman yung para sa pera or trabaho. And then, ito naman yung para sa love life nyo. Combination ng positive and negative energy, mga ka-Pixie. Kung ayaw makarinig ng negative reading, huwag panoorin yung video. And general lang, guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Sa dulo ng video, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung tarot deck na gagamitin natin later, mga ka-Pixie. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. Okay, so mamaya yan sa dulo ng video, mga ka-Pixie. Alright, so mag-start na tayo sa inyong kabuhayan, mga ka-Pixie. Tingnan natin kung ano yung strongest energies for you. Wow! Very rewarding ito para sa inyo. Sagittarius, may presence ng Earth Signs dito, mga ka-Pixie, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, no? Literal na merong financial help or financial assistance na dadating sa inyo, mga ka-Pixie. So, parang yung iba sa inyo, baka makatanggap kayo ng package or baka makatanggap kayo ng regalo or makatanggap kayo ng pera or financial na tulong galing sa ibang tao, mga ka-Pixie, no? For some of you, this is very rewarding din. Parang this is a harvest season para sa Sagittarius ngayong September, no? Na parang kung ano yung mga tinanim mo previous months, previous years, previous weeks, mga ka-Pixie, makikita mo na unti-unti nang nagkakaroon ng bunga yung mga paghihirap mo, mga ka-Pixie. And for some of you, parang napakabilis ng pangyayari na parang hindi mo parang it's too soon to happen. Ibig sabihin ng too soon, masyadong mabilis, no? Masyadong mabilis yung mga pangyayari, na parang nabigla ka, ganyan. Pero huwag ka mabigla, mga ka-Pixie. Especially kung palagi ka namang masipag, nagsisikap, at palagi ka nagpapasalamat sa mga blessings, talagang papasok at papasok yung blessings sa buhay mo, mga ka-Pixie. Okay? So, congratulations, guys, kasi napakaganda nito. Tag-ani season, harvest season, mga ka-Pixie. So, para sa'yo yan talaga, deserve mo yan. The universe is giving you those rewards based on your efforts, mga ka-Pixie. So, declare that it is yours kasi deserve mo talaga ito, ka-Pixie. Okay? So, kapag ka ikaw ay nagkaroon, guys, no, ayusin nyo lang yung pag-handle ng pera, no? Walang kapararakan, ganyan. Parang galit na galit sa pera, no? Yung walang kapararakan sa paggastos, porque nagkapera, ganyan. I mean, okay lang na gumastos paminsan-minsan, pero ilagay din sa tamang lugar yung mga ka-Pixie, okay? Alright. So, yan yung message para sa'yo, sa iyong kabuhayan, Sagittarius. Sa iyong ano naman, mga ka-Pixie, sa iyong trabaho, mga ka-Pixie, no? For some of you, medyo naglulungkot kayo sa trabaho nyo, guys, no? Baka may nagpapayak sa inyo, lalo na kung meron kayong boss na parang toxic, ganyan. Or kahit hindi boss, baka meron kayong isang tao sa kumpanya nyo or sa kasamahan nyo na trabaho na medyo nagkakaroon kayo ng conflict, baka naingit sa iyo to. For some of you, baka ano, parang merong mainit ang dugo sa iyo, ka-Pixie. Okay, parang merong mainit ang dugo sa iyo, either naiinggit siya sa iyo or what. Pero mainit yung dugo niya sa iyo. And for some of you guys, parang nagkakalat ito ng hindi magandang chismis. Regarding yung mga ka-Pixie, meron tayong subliminal, yung pampabait ng boss at mga kasamahan sa trabaho.
Pwede niyong pakinggan yun, mga kapisi, dahil na kung toxic yung environment nyo, kung toxic yung mga lang kasamahan nyo sa trabaho, para maging kaaya-aya yung inyong relationship with them. At saka pwede niyo rin pakinggan yung panghalina, kasi magiging maganda rin yung relationship nyo with other people, mga kapisi. So, kung kayo ay nag-resonate dito sa energy na to, guys, pwede niyong pakinggan yung mga subliminals na yun. Pero yung iba sa inyo, guys, kahit na umiiyak kayo, dead ma lang, kasi nagpupursige pa rin kayo sa pagtatrabaho nyo. For some of you guys, parang feeling ko, naghahanap na kayo ng ibang malilipatan. Iniisip nyo na gano'n, no? Or yung iba sa inyo, baka naghahanap na kayo, baka nagsasubmit-submit na kayo ng resume, ganyan, sa naghahanap na kayo ng greener pasture, ganyan, nag-explore ng pwedeng malipatan, because yung environment nga or culture dun sa current workplace nyo is hindi masyadong kagandahan, or baka ikaw ay nabibiktima ng politika, that's why, mga kapigsin, okay? So, okay lang yan, guys, no? Hindi natin mapipili talaga yung mga kumpanyang mapapasukan natin, pero kung kaya mo magtiis, di ba, kung wala kang choice, magtiis ka muna, di ba, hanggang hindi ka nakakita ng ibang malilipatan. Pero kung hindi mo na kaya, it's up to you, mga kapigsin. Okay? You always have an option na lumipat or makisama sa iyong mga katrabaho. The choice is yours, mga kapigsin. Alright. And then, yung last energy natin, mga kapigsin, is para sa love life. Wow. Ito, mga kapigsin, no, kung kayo ay nag-away, kung kayo ay merong hindi magandang pagkakaunawaan, or meron kayong hindi magandang pinagdadaanan sa inyong relationship, mga kapiksi, the universe is giving you another chance ngayong September para maging masaya sa relationship nyo, okay? For some of you, there's gonna be some kind of celebration. Marirekindle, pwedeng marikindle yung relationship nyo, mga kapiksi. For some of you, maaaring reconciliation. Reconciliation, rekindle, mga kapiksi. Maaaring lumabas ulit kayo, either the same person or a new person yung ibibigay sa yung chance ni universe para maging masaya. Ang point is, paliligayahin ka ni universe sa love life mo, okay? So, kung ikaw ay naghahanap ng bagong love life, lumabas ka, kapiksino. I mean, go out, mag-date, ganyan. Sumama sa mga socialization, kasi paano mo makikita yung para sa'yo kung di ka lumalabas, diba? Baka doon mo mamit ang iyong partner, or yung second or yung next na partner mo, or specific person. For some of you, baka sa chat, through chat, ganyan. Pero mahirap kasi pag sa chat, diba? Ang daming manluloko. Actually, kahit naman face-to-face. Pero at least pag face-to-face, mabibista mo talaga yung tao. Compared sa chat, no? Mema lang. Diba? But again, guys, no, it's still up to you kung paano nyo finifilter yung personality ng tao. Pero, you're going to have some fun, a lot of fun, pagdating sa love life ngayong September, kapiksi, no? The universe is giving you another chance to be happy. Communication, no? Whether it's a new person or the same person, parang merong flirty messages na palitan, ganyan, guys. So, yeah, magiging masaya kayo. Alright. So, yan ang iyong overall energy, mga kapiksi, bago tayo pumunta sa iyong yes or no pick a card reading. Shuffle muna natin to, guys. Tingnan natin kung anong gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay ngayong September, okay? Meron tayong exclusive membership program, guys, no? Sa ating channel. Kung gusto niyo mag-join, i-click niyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access, mga kapiksi, sa mga exclusive videos natin regarding manifestation, no? Using the power of your subconscious mind and law of attraction, mga kapiksi, napakaganda ng mga videos dyan. Marami kayong matututunan. So, kung hindi pa ka nag-join, mag-join na kayo. Okay, so tatlong cards yung punin natin, mga kapiksi. Tingnan natin itong mga mensahe sa inyo ng mga angel guides. Alright, so unang-una, guys, let go. Okay,
ang ile-let go nyo, guys, hindi yung desire nyo, hindi yung intentions nyo, hindi yung gusto nyo, kundi yung attachment nyo sa negative, yung mga negative thoughts and assumptions nyo, okay? Especially sa past, sa nakaraan, it's always better to let go of the past, mga kapiksino, especially mga negative, kasi roadblock yan, nagkikreate yan ng roadblock, ibig sabihin nagkikreate yan ng blockage para mapunta, maabot nyo yung mga desires nyo sa present situation nyo, mga kapiksi. Yan yung, ano, parang kadena siya, okay? Yung pagiging attached nyo sa past nyo, para yung kinakadena yung mga paa nyo, okay? Tapos hindi kayo nakaka-move forward, okay? Yun yung problema kapag ka hindi kayo nakaka-let go sa past. Kinakadena nyo yung sarili nyo, o kaya binibilanggo nyo yung sarili nyo. That's why, na-stuck kayo, wala kayo nakikita ang improvement or progress sa inyong kabuhayan. Yun yung, ano, yun yung negative na side effect kapag hindi kayo nag-move forward, kapag hindi kayo nag-let go sa past, mga kapiksi. So, kung ayaw nyo maging bilanggo ng nakaraan, di ba? Kung ayaw nyo makadena sa mga negative thoughts and assumptions, you have to learn to let them go, mga kapiksi. Kasi kayo yung pumipigil sa pag-unlad nyo. Kayo yung pumipigil sa happiness nyo, sa kasiyahan nyo, sa kasaganaan nyo, kung hindi kayo nag-let go sa past, mga kapiksi. Okay? Meditation definitely brings answers, mga kapiksi. Kapag kayo ay naguguluhan, may mga gumagambala sa isip nyo, marami kayong aligaga sa buhay, ganyan, no? Mag-meditate kayo. Kung hindi kayo marunong mag-meditate, guys, magdasal kayo. Meron tayong Tagalog guided meditation dito, yung pampawala ng stress and anxiety. Sa mga hindi marunong mag-meditate, guys, pwede nyo pakinggan yun. Doon kayo mag-start, mga kapiksi, no? Napakagandang gabay nun para masanay kayo mag-meditate. Kapag ka okay na kayo, marunong na kayo on your own, then do so. Mag-meditate kayo sa sarili nyo, alright? Ginagawa yan, guys, para nagsusubside yung momentum of thoughts. Ibig sabihin, nagiging kalmado yung isip nyo, nawawala yung mga bagabag, aligaga nyo sa isip nyo, okay? And then, doon na nagliliwanag yung isip nyo, kaya dumadating sa inyo yung mga sagot. Usually happens when you always meditate, mga kapiksi. And then, last but not the least is compromise, mga kapiksi. Matuto kayo mag-compromise sa ibang tao, no? Negotiation, kailangan meron kayo agreement. Palagi magandang agreement syempre with other people, no? Hindi lang yung puro ikaw, hindi lang yung puro siya, dapat parehas kayong dalawa, mga kapiksi. Mag-establish kayo ng magandang relationship and a rapport sa ibang tao, kasi at the end of the day, mga kapiksi, no man is an island, tayo din yung magtutulungan, mga kapiksi. So maganda na palaging maganda yung relationship natin with other people, mga kapiksi. Okay, all right. So, yun yung mga mensahe sa inyo. Balot tayo dyan, guys. Okay. So, para sa last set natin, mga kapiksi, ito yung balot. Sino may gustong balot? Isipin nyo yung tanong sa isip nyo, guys. Answerable by yes or no? Kung may tanong kayo, no? Shuffle ko siya. Okay. And then, habang sinashuffle ko siya, guys, no? Inform ko lang din kayo na may subliminals tayo sa ating channel. Mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, and relationship, guys. Makakatulong yun para mag-improve yung mga sitwasyon nyo sa buhay, okay? Hindi siya downloadable, guys, ha, kasi hindi na-capture yung silent affirmations pag di na-download. Pero, libre lahat ng subliminals natin sa YouTube, mga kapiksi. At saka marami na yung success stories. Sa lahat na nag-share ng success stories, maraming salamat sa inyo, mga kapiksi. So, tatlong card, guys. Hinga ng malalim. Tapos, isipin yung tanong sa isip. Tapos, pumili ka ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 naman, ang sagot sa tanong mo ay yes. And kung card 3, ang sagot sa tanong mo ay yes. So, congratulations, Sagittarius, kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo. Alright? Let me know, guys, if naka-resonate kayo sa messages nyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. Kung di kayo naka-resonate, panoorin nyo itong video na to. Baka nandito yung energy nyo for September. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.